and News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Ang gabi, Pilipinas, kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapit na mga kapamilya, umpisahan natin sa busina sa petrolyo. Super good news, lalo na po sa mga diesel ay kinakarga sa sasakyan. Big time ang rollback sa diesel na maglalaro sa 3.50 hanggang 4 pesos kada litro. Ang gasolina, may bawas pressuring, maglalaro naman sa piso hanggang 1.30. Habang ang kerosene naman, bababa ng mahigit 2 piso kada litro. Paliwanag ng mga taga-industriya, ang pagsipa ng COVID cases sa China ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ng presyo. Dahil mataas ang COVID cases, humina ang demand o konsumo ng langis ng China na isa sa pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Samantala, may bad news naman sa LPG. May namumurong dagdag presyong 2 to 3 pesos kada kilo. Pero sa November 30 pa po magkakaalaman kung magkano ang price adjustment sa December 1. Christmas wish naman ng mga trooper na bukod sa malakihang tapya sa petrolyo ng petrolyo sa Martes, magtutuloy-tuloy na ang rollback para maging merry ang kanilang Pasko. Nagpapatrol, Rainiel Pawid. Alas 5 pa lang ng umaga, bumiyahin na si Tatay Gerardo. Pagdating ng alas 10 ng umaga, barya-barya pa rin ang kanyang kinita. Malaking bulto pa nito na pupunta sa pagpapakarga niya ng diesel. Kaya naman laking tuwa niya nang malamang may big time bawas presyo sa petrolyo sa Martes. Aabutin kasi ng halos 4 na piso ang inaasahang tapya sa diesel mula Martes. Kasi kung tumataas, wala eh. Wala na may iwi. Kulang pa. Kasi nga, aabot na kami ng alas 9 para may kumita rin eh. May iwi. Kung susumahin sa 16 na oras na pamamasada, 400 to 500 pesos lang ang kita ni Tatay Gerardo. Isa siya sa 28 natirang drivers sa halos 100 tsuper ng Katolos Panay Transport Cooperative sa Cubao. Huminto na sa pamamasada ang ilang tsuper dahil sa huminang biyahe at mahal ng presyo ng petrolyo. Panawagan nila sa pamahalaan mahinto ang oil price hike hanggang matapos ang taon. Sana nga hanggang Pasko, kahit pamasko na lang sa amin para lalong makaano yung mga kasama namin, makaipon para sa mangangailangan nila. Kinakambahan namin, baka pag nagtaas, malaki naman. Kung mag-rollback naman, medyo maliit lang. Hindi kontrolado ng gobyerno ang presyuhan sa petrolyo at depende ito sa galaw sa international market at iba pang dahilan. Malaking tipid din sa ilang delivery rider ang bawas singil sa gasolina. Tulad yan, traffic. Kahit na nakamotor kami, hindi naman pwedeng kagad nakakasingit siya, sir. Ito, tulad namin, nagkatrabaho kami. Sa family talaga, sir. Family, ngayon, mga bayarin sa bahay. Bayad sa bahay, gastusin sa mga kuryente. Tiyak na ring magpapa-full tank sa Martes si Angelo. Mas pinipili pa rin niyang magdala ng sasakyan para iwas COVID. Mahirap mag-commute eh. Pag mag-commute ka, mahaba yung pila sa mga jeep, sa bus. Tapos, mahirap din kumuha ng grab tsaka ng taxi. Tsaka kinaganda ng pagdadrive ng private. Less yung risk mo na magka-COVID. Una nang iginiit ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagsasabatas ng fuel subsidy program o pantawid pasada para sa mga tsuper at operator. Kung ang presyo ng Dubai crude sa 3 sunod na buwan ay aabot o hihigit sa $80 per barrel. Simula Enero ngayong taon, umabot na sa higit 17 pesos ang itinaas sa kada litro ng gasolina, 33.85 naman sa per liter ng diesel at halos 28 pesos sa litro ng kerosene. Rainiel Pawid, ABS-CBN News. Sa mga lilipad out of town o abroad ngayong Kapaskuhan, samantalahin nyo na dahil inaasahang hindi tataas ang singil ng airfare o pamasahe sa eroplano. Pero ibang usapan pagsapit ng 2023. Nagpapatrol, Jackie Manabat. Ilang oras hinintay ni Eggy ang kanyang boyfriend mula sa Indonesia. Plano nila mag-Boracay ngayong Pasko. Because what make it cheap, it's base fare. Because usually all airlines is from the basic, it's like quite expensive. Si Dewata naman, todo abang sa murong international flight para magbakasyon.
No plans. Tickets are expensive. And with the inflation rate, everything's just expensive these days. So maybe next year. Ayon sa Civil Aeronautics Board, maaaring mananatili ang presyo ng mga tiket ngayong Disyembre dahil walang pagbabago ang singil sa fuel surcharge. Pangalawa, ang fuel surcharge sa pinakamataas na singil sa pasahe sa tiket. In November kasi medyo mabababa pero nasa $93 per barrel in jet fuel. Kaya lang medyo ang projection tataas ng mga $127 in the forthcoming months, ano? So at least maganda-ganda namang Pasko siguro. Ayon pa sa Civil Aeronautics Board, nasa mga airlines na kung magbababa pa ng presyo dahil sa kompetisyon o magtaas para makabawi sa 2 taong pagkalugi dahil sa pandemya. Para sa Philippine Airlines, susunod sila sa itinakdang fuel surcharge level ng CAB para sa Disyembre. May mga promo rates din. Para sa AirAsia Philippines, ipagpapatuloy pa rin nila ang mga promo sa mga lilipad ngayong holiday. Ayon naman sa Cebu Pacific, mananatiling abot kaya ang kanilang mga tiket. Pero sa unang bahagi ng 2023, posibleng tumaas ang presyo ng tiket dahil pataas ang presyo ng jet fuel. Payo ng Civil Aeronautics Board, planuhin ng maaga ang biyahe. Maagang bumili ng tiket para mas makamura. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Natapyasan man ang presyo ng mga produktong petrolyo at hindi man tataas ang pamasahe sa eroplano. May panibagong singil naman sa toll ang Cavitex C5 Link sa mga motorista. Simula Linggo, November 27, 35 pesos na ang toll na mga Class 1 na sasakyang dadaan dito. 69 pesos naman sa Class 2 at 104 pesos naman para sa Class 3. Abiso rin sa mga sasakay ng LRT1. Pansamantalang titigil ang operasyon ng mga tren sa susunod na weekend, December 3 at 4. Ito'y para sa isasagawang integration ng linya ng Roosevelt Station sa 19 na operational stations mula Baclaran hanggang Balintawak. Biyahing Singapore at Dubai ang Don Bell Love Team para sa international screening ng kilig movie nilang An Inconvenient Love. Magpapasiklab naman ang bagong P-pop group. Yan at iba pang showbiz balita sa pagpapatrol ni MJ Felipe. Siya ang little girl on fire noon sa The Voice Kids. Ngayon, isa na si Darlene sa nagpapasiklab sa bagong 7-member all-female P-pop group na YGIG o You Go, I Go. Nung una po, nag-focus po muna ako sa singing. And then, as I grew older po, nagkaroon po ako ng interest sa pagsayaw dahil po sa mga K-pops po. Ang co-member niyang si JM, acting naman sa mga teleserye at TV shows ang background. Kasama ang iba pa nilang miyembro, ready nang ipakilala ang kanilang grupo sa mundo ng P-pop. Matapos namang manalo sa band search competition na Wonder Band, unti-unti nang naaabot ng bandang Lola Amour ang kasikatan. Kinilala ng kanilang record label ang bagong milestone nilang 25 million streams para sa kantang Fallen. Umabot din sa number 11 ang kanilang kanta sa Spotify Philippines Top 50 chart at ang jam-packed shows nila sa iba-ibang probinsya. Breakout star din sa OPM ang 20-year-old singer na si Arthur Miguel. Nagsimula si Arthur sa cover version sa YouTube sa gitna ng pandemya. Ngayon, recording artist na siya. Hindi ko siya in-expect kasi ano lang, parang yung kumbaga yung pagko-covers and yung music talaga, isang plano ko lang dati, parang hobby ko lang siya. Okay. Ayun, parang ganun. Kasi yung parents ko din, hindi sila parang pabor doon sa parang music career. Pero ngayon, approved na ang magulang ni Arthur, lalo't 1.6 million na ang listeners niya sa Spotify. Samantala, biyahing Singapore ang tambalang Donnie Pangilinan at Bel Mariano para sa screening ng kanilang latest movie na An Inconvenient Love.
Kick-off ito ng serye ng international screenings ng kanilang pelikula sa iba-ibang bansa sa Asia at North America sa mga susunod na linggo. I'm really glad that people are going out of their homes again and watching Filipino films and supporting, you know, their own people and supporting this crew. Everyone worked very hard on it, supporting local films. Yeah, that's really the most important thing. It's the fact that we are able to inspire people with our characters' journey and story. That's more than that. Mula Singapore, next stop ng Don Bell ang Dubai para sa screenings at Barrio Fiesta 2022. MJ Felipe, ABS-CBN News. Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na sundin pa rin ang mga basic health protocol, lalo ngayong nagsusulputan ang iba-ibang variants ng COVID gaya ng BQ.1. Ang tanong, mabisa pa rin ba ang mga bakuna laban sa mga variant na ito? Nagpapatrol, Rainiel Pawid. Tiniyak ng World Health Organization na epektibo pa rin ang lahat ng COVID vaccines laban sa iba't ibang variants. Ito'y kasunod ng kumpirmasyon na nasa Pilipinas na ang BQ.1 na sinasabing mas nakahahawa kumpara sa ibang sub-variants ng Omicron. For BQ.1, are we seeing an increase in people requiring hospitalizations? We don't detect that in any of the data so far. We do see increased transmission, but we don't see a change in severity. Our diagnostics work, our vaccines work. Ayon sa DOH, 14 ang naitalang kaso ng BQ.1. 13 rito ay na-detect sa Metro Manila, Cordillera, Ilocos, Calabarzon at Central Visayas. Kinukumpirma rin ng DOH na ang 14 na kaso ay mula sa isang foreign traveler. Well, what we know so far from this BQ.1 and BQ.1.1 would be that it is more transmissible and also it is highly immune evasive. Sa gitna ng nagsusulputang variants ng COVID, tuloy ang pagsusuot ng face mask ni Jomel kahit na optional na ito sa outdoor spaces. Mahalaga talaga ito kasi hanggang ngayon meron pa rin talagang COVID na May mga balita pa rin na COVID kaya hangga't maaari naka-face mask pa rin talaga. Ang tindera naman na si Alma, iba ang pananaw sa COVID-19. Hindi ako natatakot Parang wala naman talaga 'yan Dati nang mga sakit 'yang mga ubot sipon na 'yan Pero paalala ni Verhere, sundin pa rin ang basic health protocols. The focus should be how we get ourselves protected and that is through vaccination and following our minimum public health standards. Pinag-aaralan ng DOH ang posibilidad ng pagbibigay ng COVID vaccine third booster shot lalo na sa vulnerable population. Hinihintay na lang ng gobyerno ang authorization at approval ng health experts para sa planong pagbili ng bivalent vaccines. Rainiel Pawid, ABS-CBN News. Mas paiig tingin ng Department of Interior and Local Government ang giyera kontra droga ng pamahalaan. Target ang pagtugis sa mga big time na gumagawa at nagpupuslit ng illegal na droga at rehabilitasyon ng mga drug users. Nagpapatrol, Job Manahan. Sa Zumba at Wakaton, idinaan ng DALG ang paglunsad sa pinaiting na giyera kontra illegal na droga sa iba-ibang lugar sa bansa ngayong Sabado. Nakapokus ang Buhay Ingatan, Drogay Ayawan o Bida Program na isulong ang sports at youth programs at pagtingin ang rehabilitasyon ng drug user. Pagtalikod ito sa madugo at kamay na bakal na pagsugpo sa problema ng droga na ipinatupad ng nakaraang administrasyon. Pero tiniyak ni Interior Secretary Benhur Abalos, wala pa ring puknat ang panguhuli at pagtugis sa mga big time na tulad ng mga gumagawa o nagpupuslit ng illegal na droga. Nakita nyo na naman for the last few months yung pagkaupo ng ating Pangulo, ang lalaking mga isda ang nahuli natin. Kulang 10 bilyon. Pero hindi tayo titigil, hindi lang yung malalaking isda, hindi lang yung mga maliliit pa. Ang importante, yung tinatawag na demand reduction, yung mga gumagamit ng droga. Importante anya ang tulong ng simbahan at mga lokal na opisyal sa mga barangay. Gagawin namin ang lahat para matigil ang droga, kung ano sinasabi ng batas, kung nagkamali ka, huli ka. Iginit ni Abalos na sa pagpapatupad ng pinaiting na war on drugs, dapat manaig ang batas at karapatang pantao. Ikinatuwa at suportado ng Commission on Human Rights ang bagong bihis ng kampanya kontra droga ng pamahalaan. Nararapat lamang kilalani na bukod sa aspeto ng kriminalidad, problema rin ito ng kalusugan at isyung panlipunan. Noong Setyembre,
una nang inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos ang nararapat na approach sa pagsugpo sa salot ng illegal na droga. Let us also look at prevention. Let us education for to our young people to say that, you know, this is a dead end. It will get you put in jail. It will get you killed. Even if it does not do that, this will take away your future. And second part of that is cure. To be more sensitive and more sympathetic to those who actually have gotten caught up in this lifestyle. Mayigit 1,500 naman ang lumahok sa Alay Lakad sa paglulunsad ng BIDA program sa General Mariano Alvarez sa Cavite. Isang malaking drug operation ang isinagawa sa lalawigan na nagbunga ng paghuli sa ilang drug operator at milyon-milyong halaga na nakumpiskang droga. Pagbibisikleta at Zumba naman ang tampok sa paglunsad ng BIDA program sa Cebu City. Ayon sa Central Visayas PNP, nasa kalahati na mahigit 3,000 barangay sa rehiyon ang itinuturing na drug affected at halos 50 dito ang klasipikadong seriously affected. Job Manahan, ABS-CBN News. John Rodriguez, thank you so much. Makulay na bagong mundo ang tampok sa Disney movie na Strange World. Tinatalakay din sa pelikula ang mga pagsubok na kinakaharap ng isang pamilya. Nagpapatrol, Hollywood correspondent Yong Chavez. Dad? Dad? Grandpa? I'm a grandpa. Makulay at kaakit-akit ang disenyo na makikita sa pinakabagong Disney animated film, ang Strange World. Proud na proud ang cast at filmmakers sa storya ng pelikula. Hindi lang mga delikadong sitwasyon ang hinaharap ng mga bida, kundi pati ang hindi pagtanggap ng mga magulang sa mga pangarap at sariling desisyon ng kanilang mga anak. Awesome. He is not awesome. There's a lot of history between the searcher and his father. How are you my dad? Well, when two people love each other. Stop talking. Bida si Jake Gyllenhaal bilang si Searcher Clay. It's a movie about three generations of family and how they struggle to communicate and see each other, really truly see each other, and how sometimes having to save the world really brings out vulnerability and the ability to listen. Si Jabuki Young White naman ang nagbigay boses sa anak ni Searcher na si Ethan na iba rin ang gusto sa buhay. I mean, doing this with Disney, that's like animation at the highest degree, kind of. Like, it really doesn't get bigger than that. And especially this project, like, something that, I mean, as just a fan of animation, is so visually stunning. Kasama rin si Dennis Quaid bilang ang world-famous explorer na si Yeager Clayne. How did you relate to Yeager, being that, you know, as an actor, you're also someone who has an exciting job that takes you far places, but someone who's also a parent? It's, I guess there's a certain bigger-than-life part of my personality. So that's what I got to play, which is a lot of fun. And, you know, he's has a very high opinion of himself. He's the greatest explorer in the world has ever known. But, you know, his son, he wants to pass his legacy onto his son, Jake Gyllenhaal's character. And his son wants to be a farmer. Go figure. Samantala, si Gabriel Union naman ang gumaganap bilang kapareha ng karakter ni Gyllenhaal. She's a great wife in a very loving, demonstratively loving and affectionate relationship. And she's this great mom to her gay son who, and she encourages him to live out loud. Kasama rin sa Strange World si Lucy Liu bilang isang matapang na explorer. Mula ang pelikula sa direksyon ni na Don Hall at Queen Nguyen na siya rin gumawa ng Raya and the Last Dragon. Didn't see that coming. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood. Kulungan sa bawat rehiyon, bukod-bukod na pitan sa mga nahatulan ng karumal-dumal na krimen at pagbuwag sa New Philippine Prison sa Muntinlupas City. Bahagi po yan ng regionalization plan at mga reformang ipatutupad ng Bureau of Corrections sa mga susunod na buwan. Nagpapatrol, Michael Delizo. Itinayo ang New Bilibid Prison sa Muntinlupas City para sa mga nahatulan ng iba-ibang krimen. 6,000 preso ang maksimum na kaya nito, pero tinatayang 28,000 na ang mga bilanggong nakapiit dito, 344% o higit apat na beses na mas marami sa kapasidad nito.
Kabilang sa programa ng pamahalaan para i-decongest ang bilibid at mabigyan ng bagong pag-asa sa buhay ang mga inmate, ang paggawad ng parole at good conduct time allowance. Unti-unti na ring ililipat ang ilan sa mga itatayong regional prison facility simula sa unang bahagi ng 2023. Una rito ang pasilidad sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Dito sa Region 3, pinapakiusapan po ni Secretary sa level nila na through DOH at saka Department of National Defense, magamit namin yung kinayo sa 7th Division na facility for drug addict na hindi naman nagagamit. Bukod sa Central Luzon, magkakaroon din ng regional prison facilities sa Mimaropa, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Davao Region. Ang bawat kulungan ay may minimum, medium at maximum security compound. Isang central prison, isa sa pinakamalaki, parahil pinakamalaki sa Asia at isa sa pinakamalaki sa mundo, ay nahihirapan ang ating mga pamilyang dumalaw, lalong-lalo na kung malayo ang pinanggagalingan. Mas madadalaw sila. Pangalawa, mas mabilis silang ma-reintegrate sa society dahil tiga doon sila. Ibubukod din sa mga kulungan sa Luzon, Visayas at Mindanao ang mga nahatulan sa mga karumal-dumal na krimen tulad ng murder, rape at drug-related crimes. Sa tatlong region na yon, mamimili tayo saan ba yung drugs, saan ba yung sa rape, at saka saan yung murder. So tatlong heinous crime, hindi din namin sila pagsasama-samahin. So maghihiwa-iwala yan, mga yan. Para sa Bucor, makatutulong ang regionalization para hindi na maulit ang pagkakatambak ng mga bangkay ng mga namamatay na inmate. Nauna nang nadiskubre ang higit 170 bangkay sa punerarya na accredited ng Bucor. Ang nagiging problema nga po, siguro po kasi ang wala na pong relatives na pumupunta, either tawid dagat or nag-iba na po ng address. Kung namatay sila, madali silang, hindi na sila tawid dagat. Nais ni Justice Secretary Boying Rimulya na mabuwag na ang mega prison tulad ng Bilibid sa 2028 o sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagsubok sa ambisyon ng Department of Justice na regional prison facilities ang pondo, kaya umaasa si Secretary Rimulya na pag-aaralan ng Kongreso ang pagbibigay ng mas malaking budget sa Bureau of Corrections para sa mga plano nito. Michael Delizo, ABS-CBN News. Nanghihinayang ang mga nagtitinda at namimili ng imported pink salmon at pampano dahil bawal nang magbenta ng mga isdang ito sa mga palengke simula susunod na linggo. May agam-agam naman na baka matigil din ang supply sa mga supermarket. Nagpapatrol, Jose Carretero. Simula kahapon, hindi na nagtinda ng isdang pampano si Nanay Dolor, pero aminado siyang malaking kawalan ito sa kanilang kita. Doon kumikita kami kahit konti. Ngayon, kung aalisin, wala na kaming kita. Sa Marikina Public Market, marami pa ang nagtitinda ng imported na pink salmon at pampano. Nasa 340 lang ang kilo ng pampano, 240 pesos naman ang kilo ng ulo ng pink salmon, habang ang laman, 860 pesos ang kilo. Isa si Nanay Lani sa mga nanghihinayang na ipagbabawal na ng BFAR ang pagbebenta nito. Kasi yung pampano at saka yung salmon, paborito kasi namin yung lutuin. O syempre, magiging hindi na pala siya available. So paano yun? Saan kami bibili ngayon? Base sa Fisher's Order 195, ang aangkating pampano at salmon ay para lang sa industrial use. Malinaw po doon na nakalatag na yun dapat ang maging destinasyon nitong mga inangkat na isda na sinasaklaw po ng Fisheries Administrative Order 195. Kaya nga po, technically, kung ang inangkat ng isda nasaklaw ng Fisheries Administrative Order 195 ay dinivert mo sa mga wet market, It's a clear violation po. Ito'y para iwasan ang kompetisyon sa lokal na produksyon. Bukas naman ang Philippine Association of Supermarket Incorporated sa hakbang na ito ng pamahalaan. We just hope na magkaroon ng distinction on that end para hindi maputulan ng supply kung ang purpose nito is to supply the institutional buyers. Gusto ko lang ipaabot sa BFAR
pwede rin kasi nilang tingnan yung current situation nga na meron tayong supply chain na tinatawag, ano, na ang supermarkets nag-emerge na rin na source ng ano ng supply para sa ating mga caterers, sabi ko nga restaurants, small hotels, resort owners. So baka pwede nilang tingnan yon. Samantala, mataas pa rin ang presyo ng pulang sibuyas na naglalaro mula 250 hanggang 260 pesos kada kilo. Pero posibleng bumaba na ito sa susunod na araw. Tuloy naman ang pagbebenta ng murang pulang sibuyas sa mga kaliwa store sa Department of Agriculture sa Quezon City. 170 pesos kada kilo pero hindi pinapayagan ang pagbili ng bultuhan. Nagulat ako kasi yung ano, inorderan ko 280 ang isang kilo, dito po 170. So namili na ako na mas marami hanggang ano Christmas na yung ano supply namin. Mas mura rin ng 10 piso ang presyo ng ilang gulay sa Kadiwa store. Jose Carretero, ABS-CBN News. Naghahanda na ang iba't ibang transport hub sa bansa sa inaasahang dagsa ng mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong magpapasko. Tinututukan naman ng MMDA ang inaasang pagbigat ng daloy ng trapiko. Nagpapatrol, Rafi Santos. Hindi pa man Disyembre, puspusan na ang paghahanda ng iba-ibang pampublikong transportasyon sa inaasahang pagdami ng mga pasahero. Sa PITX sa Parañaque City, hindi pa ganun karami ang mga bumabiyahe sa ngayon. Pero ayon sa tagapagsalita ng PITX na si Jason Salvador, magsisimula ng kumapal ang tao bago magpasko. Marami kasi ang mag-uuwian sa kani-kanilang mga probinsya. Nakaka-average tayo rito ng 130,000 passengers per day. So imagine niyo na lang pagdating ng Kapaskuhan, talaga namang lalaki pa ito. Inaasahan natin around 160 to 170 passengers sa holiday season. Naghahanda na rin para sa 24-hour service ng EDSA bus carousel, kaya naghihigpit na rin ng ipatutupad na seguridad sa PITX. Inaasahan ding darami ang mga pasahero sa airport at mga pantalan, lalo't nilugan na ang COVID-19 restrictions sa mga bibiyahe. This year and the early next year, talagang we expect the peak season to be prolonged because po yung ano natin, yung Chinese New Year din po would be in by end of January. One of the measures that we're implementing is of course we have to balance the capacity of our different terminals. Yung mga barko natin na bumabiyahe ngayon, may mga ticketing system na sila. Yung mga kababayan natin ay maaaring bumili na ng mga ticket online. Huwag nilang gagawin kaugalian yung pipila at magtitake ng chance na makakabili ng ticket. Baka doon sila maka-encounter ng mga scalper na nagbebenta ng mga ticket. Higit po ang presyo, napakamahal. Naghahanda na rin ng MMDA sa holiday rush. Ngayon pa lang, naglalatag na ito ng polisiya para maibsan kahit bahagya ang inaasahang pagbigat ng trapiko. First anticipatory measure po ng MMDA ay kinausap po ng aming chairman attorney Artes ang mga mall operators na yung mga operating hours po ng mga malls this Christmas season will be from 11 a.m. to 11 p.m. Kung may sales po sila, dapat gawin sa weekend. Patuloy rin ang clearing of the mabuhay lanes po ang MMDA. As a general rule po, there's a moratorium on road diggings and road excavations with the exception po of flagship projects of the government. Tuloy-tuloy din ang road clearing operations ng ahensya. Payo pa ng mga otoridad, maagang bumili ng ticket para di maabutan ng pagtaas-pasahe habang papalapit na ang Pasko. Rafi Santos, ABS-CBN News. Ilang linggo na lang bago ang Pasko, kaya sari-saring dekorasyon na ang ibinibida sa ilang lugar sa bansa. May malang Winter Wonderland ang disenyo at Tunnel of Lights na patok na pasyala ng buong pamilya. Nagpapatrol, Jeffrey Hernaez. Pinailawan ng Christmas tree at mga parol sa loob ng Campo Crame. Since this is my first and last Christmas before I retire, I am truly blessed and thankful that they are here with us tonight. Nagliwanag na rin ang buong Quezon Memorial Circle sa Quezon City, hudyat ng opisyal na pagsisimula ng holiday season sa lungsod. Kumukuti-kutitap ang napakaraming puno sa parke dahil sa libon-libong Christmas lights. Inilawan din ang mga poste habang patok sa mga namamasyal ang mahabang tunnel of lights na ito. Kakaiba rin ang kanilang spear Christmas tree.
Marami naman ang napawaw sa Christmas decoration sa Kapitolyo ng Lucena City. Kakaiba rin ang kanilang dambuhalang Christmas tree na may napakalaking bituin sa tuktok. Alang Winter Wonderland ang disenyo at animo'y sumasayaw ang gusali dahil sa light projection, tampok ang iba-ibang Christmas symbols. Patok din ang napakahabang light tunnel na ito na dinagsa ng mga namamasyal. From Bangged to the World, dadalhin ka naman sa iba-ibang bahagi ng mundo ng mga natatanging dekorasyon na ito sa Bangged, Abra. Tapok ang Wonders of the World, kabilang ang Leaning Tower of Pisa, Merlion, Statue of Liberty, Eiffel Tower at Colosseum sa Rome. Sa Asturias, Cebu, simple pero agaw pansin ang Municipal Hall na nagliwanag sa mga berdeng ilaw. Hindi rin nagpahuli sa Christmas decoration ang bayan ng Silvino Lubos sa Northern Samar. May higanting Christmas tree, lights tunnel at fireworks display. Ang mga nagtataasang Christmas tree, mahukulay na parol at mga palamuti. Paalala na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, may dalang pag-asa at ligaya ang Pasko sa bawat pamilya. Jeffrey Hernandez, ABS-CBN News. Atrasa na. Wala na. Next week, December na. Sunod-sunod na ang Christmas party. Kaya maghanda para sa mga regalo. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Zen Hernandez. 29 days na lang. Pasko na! Ako po si Alvin El Chico. Andito kami, naglilingkod para sa inyo saan man sa mundo.